everyone! Mga ka-YouTubers, salamat sa lahat na nag-subscribe sa YouTube channel na to. At salamat din sa mga billion trillions na mag-subscribe sa channel na to upang maging masagana, maging ligtas, at maging walang sakit. So, kailangan nyo maging connected sa channel na to. So, ano ba yung topic na i-share ko sa inyo ngayon? So, ang ating topic ngayon ay tungkol sa paano tanggalin ang copyright claim sa YouTube. Kasi kaya ko na i-share ito, hindi naman related sa salita ng Diyos, pero nakalagay din naman sa salita ng Diyos na sa Galatians chapter 6 verse 6, sabi dito, datapwat ang tinuturuan ng aral ng Diyos ay makidamay dun sa nagtuturo sa lahat ng mga bagay ng mabuti. So dahil ito ay ikabubuti ng mga YouTubers, kaya ko na-share para hindi kayo paulit-ulit kasi malaki din yung time na ginugugol ng mga nag-YouTube sa pag-i-edit ng kanilang mga videos. Kaya ko na-share dahil minsan na lahat, karamihan ng aking na i-upload na videos is mayroong copyright. And then kung i-edit ko yon, napakatagal na oras, inaabot ako ng 2 hours sa pag-i-edit. So dito, sa kapag na-upload na natin yung ating videos, tapos may claims pa rin ng copyright, so ituturo ko sa inyo kung paano matanggalin ang copyright claims dito sa YouTube. So bago pa natin simulan, ano ba yung copyright? So sabi dito, ang copyright ay tumutukoy sa legal na karapatan ng may-ari ng intelektual na pag-aari. Sa mas simpleng mga termino, ang copyright ay karapatang kopyahin. Nangangahulugan ito ang mga orihinal na tagalikha ng produkto. At sino mang bigyan sila ng pahintulot ay ang tanging mga may eksklusibong karapatan na magparami ng gawain. So, iyon yung copyright. So, hindi tayo talaga yung original may-ari, kaya tayo nagkakaroon ng claims, na copyright claim. So, ito yung ituturo ko sa inyo. So, first step, so yung una nating gagawin, yung pupunta po tayo sa Google Chrome. Second, so pag na-click na natin yon, punta tayo sa YouTube.com. And then, click natin yung desktop. Tapos, punta tayo sa YouTube profile. So, yung first step from YouTube, second step, tapos desktop, third step, YouTube profile, fourth step, and number 5 step, YouTube Studio. 6th step, so punta tayo sa channel videos. So, dun sa 7th step, pag nasa videos na tayo, nasa channel video na tayo, so makikita natin yung nakalagay dun sa ating mga video, sa kalagay dun sa taas, nakalagay video, visibility, restriction, at saka date. So, tingnan natin yung mga, dun sa restriction, makikita natin yung ating videos kapag may copyright. So, tingnan din natin. So, pwede rin natin tingnan sa filter. I-click natin yung filter, makikita mo rin ang copyright claims or sa restriction. So then, i-click lang natin ang copyright claims. So, ang makikita natin sa copyright claims, yung nakalagay doon sa copyright claims. So, pag tinignan na natin yung details, see details nakalagay, and then copyright claims, then, ang nakalagay doon, this video was found to a copyrighted materials as a result. It cannot be monetized by the uploader. So, kaya kailangan na tanggalin talaga natin yung copyright dahil hindi tayo recognize na tayo yung may-ari. So, ano yung number 11 step? So, number 11 step, tingnan natin yung selection action. So, ano ba yung selection action? So, makikita natin doon sa selection action yung trim out segment, replace song, and mute song. So, doon nakalagay kung ano yung gagawin nating action. And then, 11 steps. So, after makita natin yung
selection action. So, i-select natin kung anong dapat yung ating gawin. So, pwede nating i-select doon yung trim out segment or replace song or mute song. So, doon natin makikita. And then, pag na-select na natin, so, nakalagay doon, choose how to mute playing song. Tapos, nakalagay pa doon, kapag yung pinili natin ay mute song, nakalagay doon na mute all sound when song plays or mute song only then continue. So, i-continue nyo lang. And then, the 14th step, click mute. So, ito yung lalabas. So, tapos na. So, dahil nakapili na kayo kung ano yung i-select nyo, so, antayin lang natin ng mga ilang oras. So, pwedeng 3 oras, pwedeng 2 oras sa pag-aantay. So, ako, ginagawa ko overnight. For a few moments later. 1 eternity later. So, pwedeng 3 oras, pwedeng 2 oras sa pag-aantay. So, ako, ginagawa ko overnight. Kasi yung iba kong videos, tumatagal siya ng... yung may videos nga ako na paulit-ulit kong tinatanggal yung copyright, hindi agad siya natatanggal. So, umabot siya ng 4 days. So, kaya paulit-ulit lang. Then, after that, repeat lang natin yung process para ma-check natin na kung may copyright pa o wala. So nakalagay doon, ulitin natin yung first step hanggang first step, yung pupunta tayo sa Chrome, tapos sa YouTube.com, third step, desktop site, YouTube profiles, and creator studio. Then, channel, video. So, tingnan ulit natin dun sa 7th step, yung video natin kung nawala na yung copyright. So, doon, hanggang dito na lang po ang aking video. So, makikita natin na nawala na siyang copyright. So, lahat ng videos ko wala na. Totally wala ng copyright. So, napakadami kong videos na makikita nyo naman. Tapos, guys, pakitingnan po sa below nung videos na andyan po yung procedure ng step by step. So, tingnan nyo na lang po. Thank you sa pakikinig at panunood sa YouTube channel namin. And then, click subscribe. Don't forget to subscribe our channel. Salamat po sa pakikinig. And God bless you all.